gaya po nung madalas ninyong naririnig sa akin, na lahat po ng mga politiko ng mga kawatan, mamatay na kayong lahat. Ayan. At siyempre dito naman po sa lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers ko, swertihin na kayong lahat, ibagsak na sa inyong lahat ang lahat-lahat ng swerte upang sa ganon ay mabago na ang inyong buhay. Lalong-lalo na kung itong mga politikong mga kawatan ito ay dadapa na lang, magkatumbahan na lang yung mga yan, mas maganda. Yun nga sinasabi ko, mamatay na kayong lahat na mga kawatan kayo. Okay po. At bagamat hindi pa po official yung pagkapanalo ni Donald Trump, President Trump, ay kabi-kabila na po yung mga nagsasabing panalo na raw po siya. At nakikita naman po maging sa American News, yung Fox News ay sinabi na po yung pagkapanalo ni President Trump. At yan po ay lahat naman po ay nagsasabi na. Pero sabi ko nga po, hanggat hindi nagiging official yung kanyang pagkapanalo, ay hindi pa rin po natin masasabing siya ang nanalo. Ganon pa man, dahil nga dyan sa mga sinasabi nilang yan na panalo na si Trump ay praise the Lord, dahil yan naman po yung ating pinagdarasal, kasi yan naman po ang talagang tanging makakapagpigil actually dito sa mga krineate nitong dalawang bangag na ito na si Biden at saka itong bangag na Marcos na ito. Yan ang mga nagki-create talaga ng gira. At hindi ba lahat ng mga girang pinasok ni Biden, lahat na gustong girahin ng girahin. At mabuti na lang at ito nagkataon na may eleksyon at ang nanalo nga po, i-consider na rin nating nanalo itong si President Trump ay ito ay kahit pa paano ay mapipigil na. At kagaya po ng aking sinasabi na malamang sa malamang, dahil ayaw ni Trump ang gira, baka sa malamang ay tatanggalin na po dito yung EDCA na yan, na kung saan po yan talaga ang naghihikayat ng kapahamakan ng lahat ng mga Pilipino. Uulitin ko lang po ulit, kaya kapahamakan ng lahat ng mga Pilipino kasi nandito po yung mga nuklear, yung mga missile ng mga Amerikano na yan, kung saan ayan po ang unang tatargetin ng kalaban kung China man yan, yan pong Pilipinas kasi nandito po ang EDCA ng Amerikano. At thank you Lord dahil kahit pa paano ay naibsan-ibsan yung aking pangamba na edit lalo na itong mga subscriber ko na walang kamalay-malay, magkakagira pa, wala na nga masaing magkakagira pa, ay dininig na rin po ng ating Panginoon. But anyway, ay kung kahapon po ay aking nabanggit na mayroon pong isang tao na pinaplano na at iaayos na yung mga lahat ng mga video na authenticated video nitong bangag na ito ay maaaring ipadala kay Trump. At ngayon nga po ay hindi ko po pinalangalanan yung kahapon, pero ngayon po siya po mismo ang umamin. Siya po mismo ang nagsabi na tahas ang gagapangin niya yung Malacanang, yung palasyo ni Trump para ibigay yung mga video na yan, kagaya ng bangag video na yan, yung heavy luggage ni Tambaloslos na yan, at yung kidnapping issue dito kay Lisa. Naku po. Kaya yung ating dinidiscuss dito na dilubyo ay mukhang malilihis po ang dilubyo at mapupunta po ang dilubyo dito sa mga pamilyang mga demonyo. At katunayan po, baka kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi po kasi ako sanay mag-i-insert dito. Yung nga dyan po, yung makikita po nyo sa mga ibang vlogger na naka-insert po dyan, hindi po kasi ako sanay ng ganun. Yun po ang kulang sa akin. Kasi nga po siguro kung na alam ko lang yung mag-i-insert dito, ay malamang-lamang ay
hindi tayo gagawa ng mga pang-aasar na video. Kagaya nga po ng mga sa pang-aasar ko na video na yung mga iba naman hindi naiintindihan na nang-aasar na lang ako, ay kagaya ng sinasabi ko nga nilamon na ng buhaya itong si Risa, hindi po nila na nagigets na iyon ay nang-aasar na lang ako. Pero ito po ay ipapakita ko po yung video ni Maharlika na siya mismo nagsabi na tahasang talagang gagawin niya na ipapadala kay Trump yung mga video ni pulburong video at saka yung kidnapping issue at saka yung heavy luggage na kay Tambaloslos. But anyway, bigyan ko lamang po ng kaunting background. Ito pong si Trump ay nagdaan dito sa kagaya na Pastor Kibuloy na ginipit ng ginipit, hanggang sa nakulong po yan si Trump. Dahil ginipit din po siya ng ginipit, kaya apan po ito. Kaya biktima po ito ng panggigipit, itong si Trump na ito, na kagaya po kay Pastor Kibuloy. Kaya po, ang pagkakaalam ko po ay maliban doon sa nag-congratulate na maaga si President Duterte, ang pagkakaalam ko po, maliban doon ay tumawag din po si Trump sa kanya, hindi lang po natin alam kung ano yung pinag-usapan nila. At kung inyo po kasing matatandaan, noong yan ay dumalaw dito sa atin si Trump, grabe yung napakainit yung friendship nitong dalawang ito. Makikita nyo naman po yan sa video nung pumunta po dito si Trump. At bilib na bilib ito kay President Duterte. So ano man po yung pinag-usapan nila sa pagtawag ni Trump, hindi na po natin alam. Pero isa po ang alam ko dyan ay maaaring may pinag-uusapan na sila. Anyway, ito na po yung video ni Maharlika. Pinapanood ko kanina mga palanda. Okay? Pinapanood ko kanina kapag napanalo ni Trump, dahil na naglalaro sa isip ko. Sabi ko, sulat niya ako kay Melania. Sabihin ko na si Lisa Canas ay kidnapper. Ang daming ebidensya eh. Sabi ko, sulat niya ako kay Melania, kay Trump, pupunta ko sa Washington, D.C. Papadala ko yung heavy luggage, library document and everything. Ipapadala ko yung authenticated ni Pamag na nagpupulburon siya. Well, I decided I have to do it by hook or by crook. Pupunta ako, kailangan pumunta ko ng Florida. Diba? Punta ng katakok sa bahay niya. Lalo Trump, I'm here! Ito yung authenticated bag. Naisang naglalaro sa isipan ko talaga kanina. Tapos, imagine mo, pareho kami ni Trump eh. Wow! Nakalira. Anong pinapareho namin ni Trump? Gusto siyang conquering! Diba? Sabi ka niya, may mission siya, I think, you know, God has planned, ano yung space sa kanina, na bakit buhay pa siya or something. Diba gusto siyang conquering? Kinakasuhan siya kasi very vocal siya. Di ba tinanggal nga yung mga Facebook account yan, pinagtatanggal nga yung X account yan, o hindi pa nga na-take over ni Elon Musk yung X or yung Twitter, di ba? Hindi pa nakabalik yan. Pinagtatanggal siya, shutdown pa yung ang dami. It's the same Elon Day as Elon, di ba? Gusto din siya ipa-deport. Ang dami yung issue kay Elon dahil si Elon Day si Mark. Ay, si Mark. Okay, si Trump. So, gusto siya ipa-deport. Yung business niya, kina-cancel and everything. So may pagkakapareho kami. Ang problema kasi sa Democrats, sorry doon sa mga palangga ko, Democrats, hindi naman kayo lahat, hindi sila naman laban ng parehas. Napapanood nyo lang, kung yan lang po sila. Anyway po, narinig nyo naman po yung sinabi niya, natahasang gagapangin talaga niya na para pumunta sa opisina ni Trump. Ayan, at yan na. Sana ikaw Romualdez, Marcos, at ikaw Lisa, panoorin mo si Maharlika. Actually, hindi pa po yan. Hindi pa po yan nakakapangilabot eh. Hindi ko lang po makuha niyan mahanap dyan. Pero nandyan po sa video niyan. Mas nakakapangilabot pa po yung mga sinasabi dyan ni Maharlika na talagang hindi niya tatantanan ito. So doon na po pumapasok yung sinasabi po ni President Duterte na there is a time to be born, there is a time to shine, and there is a time to die. Ayan. So ngayon, ay baka ito na. At
Sa totoo lang po, kung inyo pong matatandaan doon po sa mga nakakasubaybay dito sa mga pamilyang Marcos na ito, hindi po pinapupunta ng Amerika, hindi po pinapayagan ng Amerika yan na pumunta itong mga pamilyang Marcos na ito. So nung nakapunta na lang po sila noong si Biden na, kasi nga pareha silang bangag. Ayun pa lang si bangag na si Biden na, isa rin pa lang bangag yan. Oh, kaya nagkasundo sila. Noon pa, noong time pa na itong si Trump na ito, hindi niya pinapayagan na makapunta doon itong mga pamilya Marcos Amerika. So ngayon, nakabalik ito doon, di lalo nang hindi pa papayagan. How much more? Pag ibinigay na ni Maharlika itong mga pulburong video na ito, yung heavy luggage na yan, at saka itong kidnapping issue dito kay Lisa. At hindi labang po yan. Yun pong apidapit ni Attorney Glenn Chong tungkol dyan sa Smartmatic, kasi yan po ay napan po yan, nasa husgado na po yan, at isa pong biktima dyan si Trump. So nako po, at pag nalaman pa niya na isa kasabwat din pala itong si Lisa, ay abaya, ewan ko na lang kung ano ang kahihinatnan nito. But anyway, hindi po ako mag-speculate dyan, sinasabi ko lang po kung ano ang pwedeng mangyari. At yun na nga po, dating hindi nakakapunta yan sa Amerika yung pamilyang Marcos na yan noong presidente si Biden at Ulyanin, ay yun, saka sila nakapunta. At alam naman po ang kanyan, alam naman po ang karakas ni Trump yan, mga pamilyang Marcos na yan. Lalo na ngayon, makita mismo yung pulburong video. Tapos na ang kwento. Yun po yung sinasabi ko. So, hindi lamang po pala ako ang mga nag-a-analisa tungkol doon sa mga EDCA na yan na tatanggalin Trump yan. Marami na po. Actually, diniscuss ko po yan kagabi, kahapon, na yan po yung malamang, sabi kong ganyan, ay baka tanggalin na po ni Trump yung mga EDCA-EDCA na yan. At unang-una, gastos lang daw ng Amerika yung mga pinaggagawa ni Biden na yan, palibasa nga Ulyanin at Bangag, kagaya nitong si Bangag, ay magkaklase nga sila sa kabangagan, kaya hindi na alam yung ginagawa nitong si Biden, kasi nga Ulyanin na nga. So, may mga napanood din po akong mga political analyst din na yan din po ay yung mga sinasabi na baka hindi man tayo sigurado, pero doon sa karakter ni Trump na noon pa naman ay sinasabi niya na ayaw niya ng gira, ay malamang bakit nga pa ba nag-i-ister ito yung mga Amerikano na yan kung wala rin lang magpalang kahihinatnan. Pero yun nga po, nasabi ko nga po kahapon na, paano na nga kaya kung wala na itong mga EDCA na ito, baka naman, sabi ko nga, di ba, na baka naman lalong aapihin ang mga Pilipino nitong China na ito, ang lakas ng bully itong China na ito. Pero sa aking pakiramdam lang, lalo na kung si Duterte, si Sara Duterte na ang presidente, ay hindi mangyayari yan. At ito pong si Trump na ito, kung maaari lang, ay inaawat po niya yung mga dapat na magigira. Ayan pong Ukraine na yan, hindi po ba si Ulyanin na Biden ang nagsimula? Saka yung mga iba pang gira, yung sa mga gasa-gasa na yung mga Israel na yan, ay Biden po lahat yan. At doon sa panahon ni Trump dati, ay wala po ako matandaan na nakipaggira yan si si Trump. Ito lang po si Biden na Ulyanin ang mahilig makipaggira. At mabuti na lang po na isalba tayo. Bagay wala naman po tayong kaaway actually. Kaya lang po, ay nandito nga po yung EDCA na yan. Hindi po natin kaaway ang China. Dahil ang kaaway po ng China ay Taiwan po ang plano nilang girahin dahil gusto ng China na maibalik sa kanila yung Taiwan na yan, which is parte naman po talaga ng Taiwan, ng China yung Taiwan na yan. Ngayon, kaya lamang po nandun ang pangamba natin na masasali tayo sa gira, kasi nga ito po ang unang tatargetin eh.
Kasi nandito po yung mga nuclear, nandito po yung mga missile na inilagay na ng mga Amerikano na panglaban sa gira nga dyan sa Taiwan. So kaya nga po, nandoon yung posibilidad lahat ng siyempre kasama na tayo rito, masasali na tayo. At thank you Lord dahil mukhang dininig kayo, dininig tayo ng ating Panginoon na sana mamagitan na ang ating Panginoon tungkol dito sa ating pangambang ito at nangyari na nga po. At sabi ko nga po, bagamat hindi pa official si Trump ay pero doon po sa bilang ay sobra-sobra na po yung panalo niya. So yun po ang antayin natin kung ano po yung mga pwede pang mangyari. At basta ang sa akin po ngayon ay medyo napapanatag na po yung ating isip dahil nga po iniisip ko talaga itong mga subscriber ko if ever na magkagira ay talaga namang kawawang-kawawa itong mga hindi maisasalba. So yun po eh. Yun po ang lagi kong iniisip dyan. So ganun pa man ay medyo okay na kayo yung aking isipin at dahil nga po dyan sa policy nitong si Trump at hindi yung policy ng dalawang bangag na ang gusto gira. So yun. So tingnan natin ngayon kung ano yung kabangagan mo. Pero palagay ko, pag ito ay ginawa ni Maharlika, hindi pa man daw eh, ngayon pa lang daw ipiprepare na niya. Nandiyan naman po yan. Ngayon pa lang daw ipiprepare na niya yung isa-isahin niya. Hihimayin niya lahat yung mga kawalanghian, pati yung mga syabo-syabo na yan, yung kay Sayarot na yan, at saka kay Sayarot na yan na pinuha ng Australian eh. So yan, lahat yan, isa-isahin niyang ibigay ang mga dokumento na yan. So yun, aywan natin kung anong mangyari dyan. Wala mang mangyari, pero napakalaking impact po yan. Imaginin mo, makakarating sa Amerika yang mga ganyang maling gawain ng isang presidente. Imaginin mo, saan ka naman nakakita ng presidenteng bangag? Saan ka naman nakakita ng first lady na kidnapper smuggler pa? Yun. So, tingnan natin kung ano ang ma-impact niyan. Dahil, pero hindi magsasalita ito si Maharlika na hindi niya gagawin. Gagawin niya ito. Ako, sigurado ako. Hindi pwedeng hindi niya gawin yan. At yun nga po, ang isa pa dyan, yung tungkol sa Smartmatic na yan na ngayon ay nasa korte na, sabi ko nga kanina, di ba, nabanggit ko na po yung kanina, na ang naging biktima dyan ay si Trump mismo. So, ay kasabwat itong lisa na ito. Kaya nga, nandoon sa pidabit ni Glenn Chiong, kasama yan sa isa-submit ni Maharlika sa kay Trump. At isa pa, yung mga kabulastugan pa na mga pinaggagawa dito, kagaya na nga lang yung ginawa kay Pastor Kibuloy, na wala pa namang kaso, ayan, nakakulong na. Ganon din po kasi ang ginawa kay Trump. Nakulong din po yan na wala namang kaso. Ginipit lang po talaga ng ginipit. Wala pong pagkakaiba dito kay President Trump. So, hindi naman kaya yung pagtawag ni President Trump kay President Duterte, hindi naman kaya yan ang pinag-usapan nila na hayaan mo. Basta once na naupo na ako, gagawin natin lahat ang paraan dyan kung ano ang pwede nating maitulong para palayain nila ito si Kibuloy. Hindi natin alam. Kwan ko lang yun. Parang iniisip ko lang. Or either, baka siya nagtanong ito si President Trump kay President Duterte na, kumusta na yung presidente ninyo? Baka naman sinagot ni President Duterte na, ito, kung bangag noon, bangag pa rin hanggang ngayon. Baka ganon. hindi natin alam. Yun po ay sariling kwan ko lang po. Isip ko lang po yun. At hindi ko naman po alam kung ano yung pinag-usapan nila. At, kaya ayaw ko naman pong mag-pick news dito na magagawa ng istorya.
Even though may ginawa po akong istorya dyan, kagaya kay Risa Hontiveros na na nilamon ng buaya, yun po hindi man nakakaintindi talaga, nangaasar na lang po talaga ako noon. Ayan, at wala eh. Wala tayong magagawa dito sa mga animal na mga nandiyan ngayon. Puro lahat mga animal, puro lahat dito nandito sa gobyerno ito, di bunyo. So, ayan. Tingnan na lang natin kung anong kahihinatnan ito. Baka ang malamang-lamang pa, ito pa ang matindi. Baka dahil, so sobrang po nito eh, sobrang paghanga nitong si President Trump kay President Duterte. Naku, hangang-hanga yan kay President Duterte si Trump. Baka hindi naman kaya, sabi ni President Trump, kukunin kita ngayon na advisor ko pagdating sa war on drugs. Yari na! Malamang baka ganon. Ah, halimbawa, iko-condition ngayon ni President Duterte, yes, I will accept your offer, but... Unahin muna natin itong bangag dito. Ay! Yari na. Yun ang kwan, yun ang aabangan natin. Yun ang malamang-lamang ganun ang kwan ko eh. Sobra kasi ang paghanga ni Trump dito kay President Duterte. Kaya malay natin kung nag-offer si Trump ng ganun, nakukunin siyang advisor sa pagdating sa war on drugs. Wala, masisimot kayong lahat. Oh. Unang-una, diyan mismo sa investigation diyan sa Senado, hindi ba ang anong sinasabi ni President Duterte? Kung bigyan pa ako ng isa pang pagkakataon, gagawin ko ulit yung ginawa ko, doblado pa. Hindi ba siya ba mabigyan ng pagkakataon dito sa Pilipinas, mabigyan man ng pagkakataon sa Amerika, idadamay na niya itong Pilipinas dahil siya advisor. Yari ka ngayon bangan. Sabi ko sa iyo. Sabi ko nga eh, kanya-kanyang panahon yan. Hihiramin natin yung sinabi ni Irap. Wither-wither lang yan. Ayan. So, tingnan natin. At, grabe. Yun pa po yung pinarinig ko. Kung lang po yun, yung ibang, isang portion pa lang po yan. Yung ibang portion po nandiyan napakahaba kasi. Mangingilabot kayo yung sinasabi ni Maharlika. Wala siyang imimiss na lahat, pati maging yung conversation nila tungkol sa smartmatic na yan ay ibibigay niya kay Trump. Talaga nakakapangilabot. See? Imaginehin mo. Malalaman ng Amerika yung ganyang mga gawain itong mga bagang na ito. Anyway, at pangsamantala po ay yun lang po muna. At doon po pala kaya yun pong regalo para kay Blise Bilyones ay tumawag sa akin yung secretary ko, naka-ready na rin po doon ay for LBC na lang. Ay, dito po kasi sa akin, nandito ako sa Mindoro, yan po ay nasa Bulacan. So siya po ang magpapadala ay Blise Bilyones. So, naka-ready na raw po. So, abang-abangan mo lang dyan, Miss Blise Bilyones. At itatawag ko sa iyo kung time na naipadala na yung LBC. Antay-antay lang. At actually, may mga nakikita pa rin po yung tagabasa ko na pwede rin pong padadalhan. So, hindi ka pa po ma-mention dito kung sino-sino. Ay, pag ni-review ko nyo lang po. Dahil ngayon, busy pa po ako talaga ako. At alam nyo na, kagagaling ng bagyo, marami po akong iniikutan. So, medyo may kaunting busy lang. Pero, huhupa din po ito at mag-stabilize din po itong mga lahat itong mga dapat nating tulungan dito. At yun nga po, maaaring pag natapos po ito dito, maaaring tatawid na po ako dyan. Tarlac, Nueva Ecija na yan, Bataan, Pampanga, yan, dyan sa Bulacan. Total may opisina naman po ako dyan sa Bulacan. At ano pa ba? So, ganun lang po muna siguro, yun lang po muna siguro at gusto ko lang, yun lang ang ipinarinig ko sa inyo, ay pinanood ko, yun pong gagawin ni Maharlika na
ipo-forward ng lahat-lahat ng mga dokumento kay Trump magmula doon sa Polvoron video, total authenticated naman yon, talagang hindi mapapahiya doon si Maharlika at dokumento ng pangingidnap nitong si Butod at yung heavy luggage ni Martin Romualdez. Manginig na kayo ngayon dahil nakakahiya kayo. I'm telling you, nakakahiya kayo. Kaya ako rin, pag nabigyan rin ako ng pagkakataon na kung sakalit sino man ang maging presidente na susunod at nabigyan ako ng pagkakataon na para likidahin itong mga animal at mga demonyong ito, hindi po ako magdadalawang isip na tanggapin ang iyo offer sa akin. Lahat po ng mga ninakaw ninyo, ultimong kutsara, titiyakin ko sa inyo, mababalik yan dito. Tahasang gibain ko lahat yung mga bahay ninyo na pinatayo dahil alam ko namang pira na ninakaw ninyo yung gagawin ko. Sana nga lang, huwag akong mapunta dyan. Sana nga lang, huwag akong maupiran ng posisyon na maglilikida sa inyo dahil lahat yan. Helicopter, aeroplano, lahat yan. Babawiin ko lahat yan. Wala akong ititira sa inyo. Maniwala kayo. Wala akong ititira sa inyo. Ultimong kotsara. Wala akong ititira sa inyo. Ay kung yung ngipin ninyo ay postiso at nanggaling din yan sa pinagnakawan, lalagasin ko yan. Kaya kanya-kanyang panahon yan. Maniwala kaya, kaya sinasabi ko na ngayon, ngayon pa lang, sisiguraduhin ko magpipista ang lahat ng mga Pilipino. Dahil unang-una, sobra-sobra po yan, mga kababayan. Pag yan ay babawi ko lahat ng mga ninakaw nilang yan, sobra-sobra pong kayamanan yan sa inyo lahat. Anyway, at mahaba na tayo at ganoon pa rin po sa lahat po ng may mga sakit at may mga problema pong mga kababayan, mga subscribers. Pagalingin na po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, doon po sa lagi ko sinasabi, pagkatapos ko magdaldal, mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan. Music.